Dixers, ito naman si Dixing Page, nagbabalik para magturo ng mga bagong tutorial about Samsung S10 Plus na cellphone o kung pwede siya magamit sa ibang itong unit ng Samsung units. So kasi na naman yung Samsung units naman halos lahat magkapareho lang yung mga settings. Since Samsung S10 Plus ito eh medyo nabibilong siya sa mga medyo high end, so siguro sa mga below nito for 3 years yung mga na launch ng mga cellphone 3 years from 2019, kasi 2019 na launch tong Samsung S10 Plus. Kung mag-backward ka ng 3 years, siguro pwede ito sa mga setting na na-launch din sa 2017 at pataas. And then mga next na year na 2020 and 2021. So, itatry nyo lang kung baka itong settings na to is pwede dyan sa mga below pa o high pa sa Samsung S10 Plus na unit. Okay guys? So ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon is about Samsung S10 Plus tutorial. Ang ituturo ko is yung screen timeout. Yung screen timeout is yung siniset mo yung time na kapag hindi mo ginagamit yung cellphone mo is nagsha-shutdown siya. Hindi naman magsha-shutdown, na-off siya, pero gumagana pa naman. Pero kung ayaw nyo naman kung gusto nyo naman i-set yung time niya para mas matagal yung ma-off yung screen niya, ibig sabihin kapag may ginagawa kayo tapos medyo natatagal kayo sa pag-iisip, so pwede nyo i-adjust yung time para hindi siya ma-off. Kasi kapag na-off naman, babalik naman tayo, lalagyan na naman natin ng password, and then hahanapin na naman natin yung apps na ginawa natin kanina. So isi-set natin yung time para medyo matagal yung pag-off ng screen. So yun ang ituturo ko sa inyo guys, yung screen timeout. So yan guys, so yung mga maraming ginagawa para hindi siya, kasi kapag naka-standby siya, mag-off siya based sa mga settings na nilagay nyo sa screen timeout nyo. So may mga setting, may mga time, kung mas matagal, mas okay siya, okay? So kung gusto nyo naman mas mabilis, meron din siyang masiset, okay? So yan guys, sisimulan natin yung paano mag-set ng screen timeout, okay? So first guys, punta tayo dito sa screen setting. So yun naman talaga dapat, di ba? Setting, ito. Ayan, click natin. And then punta tayo dito sa display. Hanapin natin yung display guys, ayan. Okay, then after dito, pupunta tayo dito sa screen timeout. So ayan, makikita natin dito yung screen timeout. So ngayon guys, nakaset siya 10 minutes kasi marami ako ginagawa at saka kapag minsan kasi na-standby itong cellphone ko, kaya 10 minutes yung ginagawa ko para di siya ma-off, para hindi tayo magbalik-balik ng mga password or anything na babak to zero kasi. So ayan guys, yung ito yung settings guys, may 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, and 5 minutes, and 10 minutes. So ngayon guys, yung settings ko is nasa 10 minutes lang kasi nga gusto ko yung matagalan. So kung gusto nyo namang madalian lang, pag text nyo ng siguro mga 10 seconds, so pwede na kayo 15 seconds kung wala masyado kayong ginagawa sa cellphone nyo. So pili lang kayo kung saan yung naaayon na seconds o naaayon na time o naaayon na tagal kung gusto nyo mag-off yung cellphone nyo kapag hindi ginagamit. Ako, nakaset ito ng 10 minutes. Okay? So, ayan guys. Yun ang tutorial ko ngayon guys about screen timeout. So, sa mga hindi nakasubaybay, paki-replay lang ng video nito. And then, sa mga marunong pa, makinig lang kayo baka na naman limutan nyo. Kasi yung tutorial na ito is para lang sa mga hindi pa marunong. Okay? So, thank you for watching guys. No? Medyo madali lang. Sabi ko nga, yung tutorial ko is direct. Direct tayo sa mga dapat natin ituro, walang paligoy-ligoy pa. So ayun guys, sa mga hindi nakapanood, paki-like and like. Sa mga gusto manood, paki-like and subscribe sa video nito. At paki-watch naman ng ibang videos ko mga pa-tutorial ng Samsung S10 Plus. Okay, thank you for watching guys. Have a good day.